Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po, 25 ng Enero, the Feast of the Conversion of St. Paul. Alam po natin na si San Pablo, bago po siya naging isang number one defender ng mga unang Kristiyano at kay Kristo, siya po ay number one persecutor ng ating simbahan ng mga unang Kristiyano. Siya po isang deboto na pariseo. Alam niya kung ano yung batas at alam niya kung anong nasusulat sa Biblia. Sabi po doon sa aklat ng Deuteronomio na alam niya ito. He who is hung on a tree is under God's curse. Kaya paano siya maniniwala na si Jesus na namatay at ipinako sa krus ay siyang kikilalanin at tunay na Mesiyas? Hanggang sa nagpakita nga po sa kanya on the road to Damascus upang i-persecute niya ang unang mga Kristiyano, si Jesus. Samantalang siya inakasakay doon sa kabayo, nahulog siya at siya ay nabulag, narinig niya. Ang tinig ni Jesus, sabi ni Jesus, bakit mo ako pinipersecute? Sabi niya, sino po kayo? Ako ang Kristo na iyong pinipersecute. At dahil doon, muli siyang nakakita at siya'y naniwala. At mula noon, siya'y naging defender of the Christians. Defender of the Catholic faith. Naging pangunahing tagapagtanggol siya. Sabi nga, naging apostle to the Gentiles itong si San Pablo. Nakita natin, pwede palang magbago ang isang tao kapag nakilala mo ng lubusan si Jesus, kapag tinanggap mo ng lubusan si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. There will be 180 degree turn from persecutor to defender of the Catholic faith. Sa mabuting balita po natin ngayong araw na ito mula kay San Marcos, Kabanata 16, mga talata 15 hanggang 18, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa 11 alagad, humayo kayo sa mundo, binyagan niyo sila. Ang sino mang magpabinyag at maniwala sa inyo ay maliligtas, at ang sino mang hindi kumilala at hindi magpabinyag ay hindi maliligtas. Anong patunay na sumasa inyo ang Diyos at sumasa kanila sa mga maniniwala sa inyo? Hawakan man nila ang ahas, hindi sila mamamatay kahit tuklawin sila nito. Uminom man sila ng lason, hindi sila mamamatay. At magkakapagpalaya sila ng masasamang espiritu. Mga kapatid, naandun yung assurance ng ating Panginoong Diyos. Kapag kinilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maaaring magapi ang ating katawan, maaaring matalo tayo ng mga makamundong bagay, pero hinding-hindi ang ating kaluluwa. Kahit naman si San Pablo, namatay din siya eh. Diba, ang pagkamatay niya, siya ay pinugutan ng ulo. Pero si San Pablo, naniwala siya na ang Diyos, si Kristo, ang tunay na tagapagligtas. Na-realize niya na ang buhay, hindi lamang sa mundong ito. There is life awaiting those people who will remain faithful to God. Sana mga kapatid, matuto tayo kay San Pablo. Unang-una, hindi ibig sabihin tayo ay masama, tayo hindi na pwedeng magbago. Hanggat hindi natin tinatanggap ang Diyos, imposible nga na tayo magbago. Pero kapag tinanggap na natin ang Diyos, pwedeng-pwede tayong magbago. Kahit na yung pinakamasamang tao, pwedeng magbago. Kilalanin at tanggapin lamang niya si Jesus. Eh tayo pa kaya na tumatanggap kay Jesus na kung minsan naliligaw lamang tayo. Sana bigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Bigyan natin ng puwang ang Diyos upang maunawaan natin kung ano ang plano niya para sa atin. Openness to the mission of God. Openness to the wisdom of God. Openness to the plan of God. Kapag naging bukas tayo, hindi tayo maliligaw. Kapag naging bukas tayo, pwede tayong magbago. Ikaw kapatid, pwede kang magbago. Kala mo, hindi mo kaya magpahayag ng salita ng Diyos. Akala mo wala kang lakas. Akala mo wala kang kapangyarihan. Hindi. Hindi po yung totoo. Sapat ang biyaya ng Diyos kapag tinanggap natin. Sabi nga ni San Pablo, it is not anymore I who lives in me, but Christ. Kapag si Jesus na ang hinayaan nating mamuhay sa atin, kapag si Jesus na ang hinayaan nating maghari sa buhay natin, people will not see who we are, but people will see Jesus in us. At yun naman po din ang pangarap ko sa buhay ko. Hindi nyo makilala si Father Joel. Hindi nyo makita sa akin si Father Joel. I only pray and I only wish that you will see Jesus in me. At kung magkakaganon, I can say, Lord, mission accomplished. It is all about Jesus. It's not about me. It's not about you. The story of our faith is all about the faith that we have on Jesus Christ who died and resurrected. At yan yung naunawaan
ni San Pablo kasi hindi siya maniwala na si Jesus ang Mesiyas. Paano siya magiging Mesiyas? Nagtapos ang buhay niya sa kamatayan. Pero kung marirealize natin na si Kristo hindi nagtapos ang buhay sa kamatayan, na siya'y muling nabuhay, maliliwanagan tayo at tatanggapin natin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. At marirealize natin na ang buhay natin hindi rin magtatapos sa kamatayan sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Tayong lahat na umaasa kay Kristo, naway magapiman tayo ng mundo, magapiman tayo ng kamatayan, pero muli tayong babangon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kasama si Kristo. Let us all have our personal conversion every single day so that we may proclaim that Jesus is truly risen. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Diyos.